Marcos, Kabanata 10. At siya'y umalis doon at pumasok sa mga hangganan ng Judea at sa dako paroon ng Jordan. At ang mga karamihan ay muling nakipisan sa kanya. At ayon sa kanyang kinaugalian, ay muling tinuruan niya sila. At nagsilapit sa kanya ang mga Pariseo. At siya'y tinanong, "Matuwid ba sa lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa?" Na siya'y tinutukso. At sumagot siya at sa kanila'y sinabi, "Ano ang iniutos sa inyo ni Moises?" At sinabi nila, "Ipinahintulot ni Moises na ilagda ang kasulatan sa paghihiwalay." At ihiwalay siya. Datapwat, sinabi sa kanila ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong puso ay inilagda niya ang utos na ito." Ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao. At sa bahay ay muling tinanong siya ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalunya laban sa unang asawa. At kung ihiwalay ng babae ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala siya ng pangangalunya." At dinadala nila sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kanyang hipuin. At sinaway sila ng mga alagad. Datapwat, nang ito'y makita ni Jesus, ay nagdalang galit siya. At sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyo magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan. Sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan." At kinalo niya sila, at sila'y pinagpala, na ipinapatong ang kanya mga kamay sa kanila. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya at siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, 'Huwag kang papatay, 'huwag kang mangalunya, 'huwag kang magnakaw, 'huwag kang sumaksi sa di katotohanan, 'huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina." At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan." At pagtitig sa kanya ni Jesus, ay giniliw siya at sinabi sa kanya, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaong ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin." Datapwat, siya'y nahapis sa sabing ito at siya'y yumaong namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. At lumingap si Jesus sa palibot-libot, at sinabi sa kanyang mga alagad, "Kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan." At nangagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita.
Datapwat, si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, "Mga anak, kahirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga nagsisiasa sa mga kayamanan. Magaampa ang isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At sila'y nangagtatakang lubha na sinasabi sa kanya, 'Sino nga kaya ang mga kaliligtas?' Pagtingin ni Jesus sa kanila ay nagsabi, 'Hindi maaari ito sa mga tao, datapwat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos.'" Si Pedro ay nagpasimula magsabi sa kanya, "Narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo." Sinabi ni Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang tao nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo, na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip na mga pag-uusig at sa sanglibutan darating ay nang walang hanggang buhay. Datapwat marami na nga uuna ay mga huhuli at nangahuhuli na mga uuna, at sila'y nangasadaan na nagsisiahon sa Jerusalem, at nangunguna sa kanila si Jesus, at sila'y nangagtaka, at ang nangagsisisunod ay nangatakot, at muling kinuha niya ang 12, at nagpasimulang sinabi sa kanila ang mga bagay na sa kanya'y mangyayari, na sinasabi, "Narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba, at siya'y kanilang hahatulang patayin, at ibibigay siya sa mga hintil, at siya'y kanilang aalimurahin, at siya'y luluraan, at siya'y hahampasin, at siya'y papatayin. At pagkaraan ng 3 ay magbabangon siyang muli." At nagsirapit sa kanya si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya ay nagsisipagsabi, "Guro, ibig namin iyong gawin sa amin ang anuman aming hingin sa iyo." At sinabi niya sa kanila, "Anong ibig ninyong sa inyo'y aking gawin?" At sinabi nila sa kanya, "Ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian." Datapwat, sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman? O mga babautismuan sa bautismo na ibinautismo sa akin?" At sinabi nila sa kanya, "Kaya namin." At sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo, at sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Datapwat ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay." Datapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghahandaan. At nang marinig ito ng 10, ay nangagpasimula silang mga galit kay Santiago at kay Juan. At sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya, at sa kanila'y sinabi, "Nalalaman ninyo na yung mga inaaring mga pinuno ng mga hintil ay nangapapanginoon sa kanila, at ang sa kanila'y mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Datapwat sa inyo ay hindi gayon, kundi ang sinumang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo.
at ang sino man sa inyo ang mag-ibig na manguna ay magiging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. At nagsidating sila sa Jericho, at habang nililisan niya ang Jericho, nakasama ng kanyang mga alagad at ng lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya nagpasimula magsisigaw at nagsabi, "Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin." At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Datapwat, siya'y lalong sumisigaw, "Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin." At tumigil si Jesus at sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, "Laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig." Tinatawag kanya. At siya, pagkatapon ng kanyang balabal, ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" At sinabi ng lalaking bulag, "Rabboni, natanggapin ang aking paningin." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka ng iyong lakad. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." At pagdakay, tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan.